Era! Wala siya na wala. Hulo ko, ngayon lang ako nakakita na unit na nag-transform! Kamusta ka, barkada? Tayo po'y nagbabalik sa Anime Defenders! At meron na naman po silang panibagong update! At napakadami po nilang nilagay ngayong update, mga kabarkada! At titignan po natin lahat ng ito. At ang pinakaunang binago nila, mga kabarkada, ay dito sa Hall of Mirrors. Meron na tayong makukuwang mini lock potion. Ano to? Nagagamit ba to? O pwede natin siyang ipang-evolve? Para saan ba yan? So, nakakakuha na ngayon ng wish sa normal mode. Tapos, nakakakuha na rin ng wish sa hard mode pero 8%. At sa nightmare mode, 15%. Ibig sabihin yan, par, mas marami na tayong mauuwang magic mirror at mas marami na tayong mabibenta. So, ayon dito, ang sunod na binago nila ay yung wishes. So, meron na din daw tayo ditong divine wish. Para parehas lang, kapag divine wish yung ginamit mo, mas mataas yung chance na makakuha ka ng magandang unit. Kasi yung Shadow Dragon, naging 0.3% kesa dun sa original na 0.1%. Tapos yung Legion Commander, naging 1.50%. So, naglagay na rin sila ng Battle Pass. Nako po! Parang hindi ko gusto yung mga ganitong galawan ah! So, isa din sa mga dinagdag nila ay portals. So, katulad nyo sa Anime Adventures. Non-tradable. Tapos, meron tayong spirits. Ano to? At dito natin matatagpuan yung tinutukoy na spirits. So, pwede tayong maglagay ng unit. For example, lagay natin si Unking. Ano mangyari? Ah, kailangan natin ng spirit orb. So, eto palang spirits ay nagbibigay ng bonus katulad sa trait. Kasi kung mapapansin nyo, itong golden spirit, nagbibigay siya ng 20% boost ng pera. So, bagay ito kay Rockstar, kay Bulma, or si Bloomer, at saka kay Pink Demon Witch, or Pink Demon Mage. Crimson Spirit, increase burn and bleed. Hoy! Gusto ko makuha yan kay ano? Kay Berkey? At isa din sa binago nila ay yung Tower of Eternity! Umulit na siya! Oh my goodness, yes! Yung previous ko na record sa Tower of Eternity ay 138 ata. So, kaya natin umabot ng 138 ulit. Magkakaroon tayo ng Rank Reroll, Frostbind, Trade Crystals, at mga Spirit Orb. Kaso percentage lang yung Spirit Orb eh, no? Kung mapapansin po ninyo, mga kabarkada, parang ganun pa rin naman yung mirror. Kasi kung mapapansin nyo, 8 pa rin yung lanes, tapos may isang walang lumalabas, so 9. Tapos ang ginawa lang, ginawang 20 minutes. Tapos 10 na lang yung faces, hindi na 15 ba? So mas pinaigsi nila talaga yung mirror. For the first time in forever! Mas madali na makakuha ng wish ngayon, par. Pero ang baba ng magic mirror, 6 na piraso. Tapos bumaba din yung gems. Pero for the first time, nakakuha na tayo ng wish. So try nga natin mag-summon for the very first time. First time ko magsasummon ng wish. Let's go! At nakakuha ko ng Legion Veteran na F yung dami. Bakit naman ganyan? At syempre, pwede na po tayong mag-claim dito sa Battle Pass. At actually, kung mapapansin ninyo, mga kabarkada, kasi may mga nagsasabi sa akin na pay to win ako, ha? Ang binili ko lang naman VIP tsaka Shiny Hunter. Pero kung mapapansin po ninyo, wala na po akong VIP. Wala na po akong Shiny Hunter. So talagang binigyan ko na lang talaga na Robux yung laro na to bilang suporta. O ano? Ano pa masasabi nyo, par? At ayon sa update, mga kabarkada, sa Infinite daw po, nakakakuha ng mga portals. So meron tayong rare tsaka epic. Meron naman tayo ditong epic tsaka rare. At meron tayong rare tsaka epic. At ganun lang din, pare-parehas. Pero sabi doon meron daw ano eh, meron daw secret na portal. So feeling ko hindi i-display yun dito. Talagang passwordy yan na lang talaga kung saan ka makakakuha. Pero kung mapapansin nyo, dito sa may part na to 30%, pero dito sa may crystal cave 50%. Pero parang mas nag-e-enjoy ako sa Hall of Mirrors. Nakakakuha tayo ng wish par sa nightmare mode. For the first time in forever, oh my goodness. At least, may chance na tayo makakuha nung Shadow Demon ba yun? Or Shadow Dragon? Hindi ko alam kung ano yung, basta yung exclusive sa pinakadulo. So, ang mini luck potion increases luck by 1.5 times, not stackable with other potions. So, pwede na ulit tayo mag-claim at bibigyan tayo ng wish. At the same time, kung mapapansin nyo dito, nakapag-claim po ako ng isang spirit orb. At ano pa ba mga na-claim ko? Ay, hindi ata ako nakakuha ng spirit orb. Nakakuha ba ako?
Ah, nakakuha ko, yun. By chance lang pala yun. Nakala ko 100%. O yung isa 100%. Ah, ito 100%. Itong mga to, hindi. 75%. May pa ganun pa. Hindi na lang binigay ng isang buo. Sa lahat na na-claim ko, wala ako nakuha spirit orb doon. Yung ko lang napansin. Ngayon lang ako nakakuha. What? Ngayon... Ang sama naman ng ugali ng laro na to. At dahil meron na tayong spirit orb, paano gamitin tong spirit orb na to? Kasi, hindi ako sure kung ito yung makukuha natin kasi ang taas ng chance nito eh. Kaso baka hindi kasi yan yung makukuha natin. So, try muna siguro natin. Natatanggal ba to? Units with a spirit cannot be traded until the spirit is removed. So, natatanggal niya. Ayun, may nakasulat. Remove spirit. So, try natin ilagay muna kay Sanjin Woo. Kay Sanjin Woo kasi hindi pa almighty yung SJW natin. So, magandang lagyan siya ng spirit orb. No spirit appeared. Ang galing. Okay, ito na lang. Baka magkaroon tayo. Tingnan natin. Bigyan mo ako ng maganda. Bigyan mo ako ng maganda. Legion veteran na naman. Naaning ko niyan. Par, walang may gusto sa Legion veteran. Legion veteran. Sabi ni. Ay, hindi ko ginamit yung mini lock ko. Dapat ginamit ko to pa. Pwede tayong makakuha ng maganda eh, kung sakali eh. So, feeling ko talaga magandang i-grind ngayon ay Spirit Orb. So, magta Tower of Eternity tayo. At speaking of Tower of Eternity, sa Tower of Eternity pala mga kabarkada, importante talaga ang Almighty. Almighty, para kasi makakatipid ka ng upgrade, mataas yung damage at hindi ka mahihirapan sa Tower of Eternity. So, it's a brand new day mga kabarkada. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng Almighty. Pakita mo na sa akin ang Almighty please para matapos na to. Wow, puro 3! Sonic! Maganda na ba yung Sonic o palitan ko pa? Feeling ko, kailangan ko talaga Almighty pa rin. Hindi ako titigil hanggat hindi Almighty na kukuha ko. Okay, okay. Pero syempre, dahil it's a brand new day nga po mga kabarkada, nakapag-grind na po ako ng mga Spirit Orb. But syempre, pwede na natin bigyan ng Spirit si The Pro Gamer. Panigurado kahit isa man lang makakakuha tayo ngayon par. Boom! Arcane Spirit. Anong ginagawa ng Arcane Spirit? Ito, ito, ito. When attacking shielded enemies, ignore shields and directly damages health and armor? Parang gusto ko kay Bear King yun. Light Spirit. Anong ginagawa ng Light Spirit? Light Spirit reduces the placement and the upgrade. Ah, cost. Ayoko nyan. Aaning ko nyan. Palit. Light Spirit ulit. Ice Spirit. Anong ginagawa ng Ice Spirit? Oh my goodness. Nakaka-excite naman itong mga Spirit na to. Increases slow or stun duration on enemies. Pang kay Ice Dragon yan eh. Pangit yan. Crimson Spirit. Pang ano ata ito eh. Pang fire unit ata ito. Asan yung Crimson Spirit? Increase burn or bleed damage inflicted to enemies by 50. Oh my goodness. Yan ang gusto ko. Ay, nawawala yung spirit. Oh, okay. Golden. Bakit golden spirit? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan par. Ice Spirit. Ito yung nagpapa-slow, di ba? Hindi pwede yan par. Hindi pwede yan. Light Spirit. Crimson Spirit. Burn yan tsaka bleed eh. Okay, arcane na lang. Sige, arcane na lang. Di ko napapalitan yan. Kung makapansin nyo po, nasa floor 49 na po tayo at meron tayong 60% chance na makakuha ng spirit orb. At syempre, dahil it's a brand new day na nga po mga kabarkada, pwede na po ulit tayong mag-quest dito sa battle pass. Ah, tapusin ko muna to kasi panigurado, makakakuha tayo ng spirit orb. Oh my goodness, yan ang gusto ko. Uy, pag premium mo, makukuha mo na yung Princess Swords Master. Bigyan mo ako golden spirit. Golden spirit. Golden spirit. Tatlong spirit orb yung walang binigay kahit isa. Can't spawn portal here. Oh, wait lang. Dito daw. Oh, meeting. Wala siya lang. Ano sabi mo? Nakakuha siya. Ano sabi mo? Nakakuha. Ano sabi mo? Ayun, tara na. Oh, pasok! Pasok! Braso! Talaga, wow! Ayan! Wala! Ayan! 100%! Yun! Sa wakas! Nakakuha din ang golden. Ito pa. Ito, kailangan golden to kasi nagagamit to sa portals eh. Golden! Golden! Ang gaganda na nakukuha ko ha, in fairness ha, enchanted spirit, ano yun? Oh, yun nakakapag ano, summon. Ah, di naman nakakapatay ito, so wala rin kwenta. Galactic, no spirit, bigyan mo kong golden. Golden, please. Golden, please. Please, golden, please. Please, maawa ka na sa akin, please. Please, golden. Ang gaganda na nakukuha ko par, golden. Yun! Yan ang gusto ko. Sa bloomer ba, lalagay ko pa? Lagay ko ba sa bloomer? Oo, oh, kailangan ko minsan si bloomer eh. Tatlo magkasunod na golden. Oh my goodness, yan ang gusto ko par. Grabe!
Talaga nga namang mapapasayaw kayo, mga kabarkada. Tingnan mo naman, hindi ko inaakala na makakakuha ko ng secret unit par. Oh my goodness! Alam, sumasama lang ako sa kanila kasi ang gusto kong makuha ay itong spirit orb. Pero nakakuha tayo ng secret unit. Kauna-una ang secret unit na nagkaroon ako, par. Ito par, okay, tangita nyo, secret unit summon 1. Isa pa lang, par. Ito pa lang ang aking kauna-unahang secret. Oh my goodness! At balita ako, mga kabarkada, isa to sa mga pinakamalakas na secret ngayon. Kasi kung mapapansin nyo, F po yung damage ko, pero 1,500 level 1, hindi pa evolve. Ang lakas, par. At syempre, bibigyan natin siya ng spirit. Arcane? Maganda ba yung arcane? Gusto ko sana yung true spirit eh, di ba? True spirit? Maganda ba yung arcane? Kasi marami naman ako shield breaker eh, so wala namang problema sa akin yan eh. So ayoko ng arcane. Pero tatlong beses niya binigay sa akin yung arcane, okay? Ice spirit. Balita ako, ano to eh? Fire unit, so at least man lang fire. Arcane talaga. Pero syempre, habang meron tayong frostbind, mga kabarkada, ayusin na kaagad natin. F pa din? Napakasama naman ng ugali ng laro na to. BBF? What? Hindi niya... Uy! Oh my goodness, may evolve ba natin to kaagad? Feeling ko hindi ata eh. Ang tanong, makakakuha ba tayo ng maraming A ngayon? Yun ang gusto ko malaman. At least man lang dalawang A plus at isang A. Yun ang gusto ko, par. Dalawang A plus, isang A, or isang S, isang A at isang A plus. Pwede na ako dun, par. Bigyan mo ako na maganda. Bigyan mo ako na A, par. Give me A. A, par, maubos na yung frostbind ko. A, par, please. Bigyan mo ako A. Wala na. A minus, ayoko niyan. Ayaw ko niyan. Ayaw ng A minus. Paalam. Oh my goodness. Last one. Ayaw talaga, par. So kung i-evolve natin to, kailangan natin ng Dragon Badge. So para magkaroon tayo ng Dragon Badge, kailangan na... Ooh! Pwede na akong mag-craft ng isa. Ooh! So kailangan na lang natin ng blue, yellow, at saka ng Draconic Crystal. Ah, Draconic, hindi pala Dragonic. Draconic pala siya. So nasa infinite po tayo ngayon, mga kabarkada. At gusto kong malaman kung anong nagagawa ng unit na ito. At kung mapapansin nyo yung range niya, wow! Grabe yung skill na yun. Ano yun? Ang ganda nun, par. Ang ganda nun skill, oh. Ang ganda nun pagkaka-execute nun, par. Mas maganda pa kay Flame Dragon God. So flame unit niya ito, or burn. Oh, so magandang lagyan ng burn na spirit to, par. At maganda rin precision dito, pero siguro mas maganda kung almighty. Kaso ang gastos niya, par, 5,000 isang lapag. Ilan ang pwede mong ilapag nat ng ano, ng ganito? Ilan ang pwede natin ilapag? Ang mahal naman, 5,000. Dali, tingnan natin. Feeling ko ang pwede natin ilapag tatlo. Kasi secret unit to, madalas iba ang mga placement ng secret unit eh. Dali, peng pera. Okay, lapag mo, ilapag. Ah, dalawa lang. So ang pwede lang natin na ilapag na Dragon Wizard ay dalawa. Ay, grabe yan, par. Unang lapag, 1,600 agad. Pagkakaroon siya ng panibagong skill na Dragon's Beam. Ano yan? Ay, linear. Huh? Nag-transform ba? Kulo ko, ngayon lang ako nakakita na unit na nag-transform. Naging dragon siya. Ano to? What? So pag in-upgrade ulit natin siya, magkakaroon siya ng Dragon's Line. Oh my god. Ano to? Dragon na to palagi? Parang mas gusto ko yung ano, yung unit niya na form. Ayoko ng ganitong itsura. Although maganda yung pagkakagawa, parang ang sakit sa mata naman yan, par. Ay no, tapos hindi pa siya doon nakatingin kung saan siya umaatake. Talagang naka-display lang siya ng ganyan. Ano ba yan? Maganda na sana eh. Upgrade natin, Dragon's Line. Oh, katulad kay ano? Katulad kay Ice Dragon, pa ganun, pa-angle. Aba, ayos yan ah. Okay. At oo nga pala, dahil sa panibagong update, kung mapapansin ninyo, nakikita na po yung effect ni Pink Rockstar. So tuwing magra-rockstar siya or mag-i-skill siya, mga kabarkada, nakikita nyo na dito yung nadadagdag na damage. Ha? Ganda nun, par. So kapag in-upgrade natin siya ng Dragon Slam, nagiging full AOE? Sino to, par? Si Kaido? Grabe naman tong unit na to. Maganda naman siya eh. Siguro ang ayaw ko lang talaga yung transformation niya. Hindi ko trip na nagtatransform siya ng ganyan. Ang sakit sa mata eh. Mas maganda siguro kung merong option na pwede siyang maging dragon at pwede siyang hindi maging dragon. Kasi mas gusto ko yung hindi siya dragon. Pero in fairness, maganda siya. Full AOE, tapos hybrid pa. So meron na siyang panibagong skill na Dragon's Twirl. Oh, umiikot na siya. So panigurado
sigurado multi-hit yan. Pero kung makapansin nyo, hindi niya tinatamaan yung shield kasi meron siyang arcane na spirit. So, kaya kung makapansin nyo, hindi niya pinapansin yung shield. Pero kung wala siyang arcane, panigurado, wasak yung mga shield na yan. Kasi multi-hit eh. Itsura pa lang, alam mo na multi-hit eh. Ayos pala to, pwede ako sumayaw sa ibabaw ng puno. Nag-i-enjoy ako sa emotes ng anime defenders. Nakakatuwa siya. Tapos ang gastos niya i-upgrade. Tignan nyo naman. 22,000 tapos 25,000 yung kasunod. Oh my goodness. Mas maganda talaga kung almighty to. Para makatipid ka sa upgrade. Napakagastos par. Napakagastos. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating anime defenders episode. Mas maganda sigurong i-showcase itong panibagong secret unit natin kapag max level na siya. At syempre, wala pa akong jester. So papalibeling ko pa siya. At syempre, magbibiro na ako para makuha yon. At the same time, kukolekta pa ako ng mga stars sa challenges, kukolekta ako ng traits at ng mga portals. So, siguro, next episode natin gagawin yon. At yun lang po para sa araw ito mga kabarkada. Maraming salamat po sa panunod. Tignan sa muli. Paalam at huwag kayong magalala. Hindi ko po kakalimutan si Pro Gamer mga kabarkada. Andito pa po sa puso ko si Pro Gamer kasi pinaghirapan natin si Pro Gamer. Para ang dami natin binenta na mirrors para lang makuha to. Hindi ako papayag nang hindi ito almighty. At ayon kay YouTube, hindi nyo pa daw po ito napapanood. Panoorin mo na to par. Panoorin mo na to par. Pag pinanood mo to par, magkakaroon ka ng secret unit.